kainin muna natin tong ano, itong rotisserie, itong magpapaipit sa rotisserie. Ayan. Tapos, hawakan natin tong metal na to na humahawak doon sa rotisserie fork. Ayun. So, ganyan. Kasi mainit, di ba? Binuksan natin yung grill oven kanina. So, mainit tong mga metals na to. Ayan. Tapos, pwede natin itago to. Itong nasa, itong metal na to na humahawak sa... Ayan. Itago lang natin sa taas. Tapos, meron na tayong labas natin yung rotisserie fork. Tapos, kung gusto nyo mag-grill, ayan, grill, pasok lang natin. Tapos, itong grill sa taas, grill oven, ito yung bubuksan natin. Mas maganda, ilapit natin dun sa, ilapit natin dun sa ano, para mas madali siyang maluto. Ayan. Tapos, pagka nailapit mo na, ilagay mo na yung mga manok kung anong gusto mong i-grill. Tapos, buksan na natin sa taas. Okay? Kahit hindi mo na, ano, kahit hindi mo na buksan yung ilaw, kasi, hindi mo naman kailangan paikot. Kasi pag binuksan mo yung ilaw, iikot din kasi yung nasa gitna. Okay? Yung sa gitna kasi yun yung pang rotisserie natin. So, hindi naman natin kailangan yung sa gitna, kahit hindi mo na buksan yung ilaw. Okay? So ngayon, kung gusto mo ng effects, diba, medyo ano tayo, kailangan natin ng effects. So, ikaw, depende sa'yo kung gusto mo buksan yung ilaw. Pero syempre, pag binuksan mo yung ilaw, iikot yung nasa gitna. Wala namang kaso yan. Gusto mo lang paikutin. Para at least, pagka binuksan mo yung ilaw, makikita mo kung luto na yung ginigrill mo. Okay? Pwede yan, bubuksan mo lang siya. Pag halimbawa nag-grill ka, patay mo lang muna yung ilaw, tapos kung gusto mong tingnan yung sa loob, i-ano mo na, i-check mo na para makita mong luto na yung nasa loob lahat. Okay? So ngayon, buksan natin, ganun lang din yung process natin. Tulak muna natin, push, and then clockwise, and then ignite. Ayun. Pansin nyo, may ilaw na or may apoy na. Okay? So, another process natin para mabuksan yung sa grill oven ay gamit yung igniter since nagsaksak naman sa kurente. So, tulak muna clockwise and then igniter. There you go. Okay? So, ayun na. Ayan, nag-ano ka na yan. Nag-grill ka na. Diba? Charap-charap. Okay, so diba yung kanina yung binuksan natin ay yung grill burner. Ngayon naman, yung bubuksan naman natin, itong oven burner. So, paano naman yan? Di ba yung kanina, yung pagbukas natin sa grill burner ay clockwise. Itulak muna natin and then pihitin natin pa clockwise yung sa knob. Ngayon, yung proseso naman para mabuksan natin itong oven burner ay pa counterclockwise naman siya. So, hindi lang siya 120, hindi lang 150. Sasagad natin hanggang 210 or 240. Okay? So, try natin ha. So, ayan. Tulak lang natin, guys. Tulak lang natin. Tapos, pag naitulak na natin, pihitin natin counterclockwise. Sagad natin hanggang 240 or 180. Para lumabas talaga yung ano, gas. Tapos, ano natin, i-ignite natin. Ayan, kung mapapansin nyo, makikita nyo naman yan na umaapoy na siya. And then, hawakan nyo lang muna, kasi minsan pag bigla nating binitawan yung knob, bigla kasing nawawala yung apoy. Ayan, pag bigla, halimbawa, binitawan, di ba nawawala siya? Pag muna natin bibitawan yung knob, so, kailangan mo natin i-long press for about 10 to 15 seconds. Ito. Para yung gas talaga ay dumaloy dun sa tubo. Kung saan man dumadaloy yan. Okay? So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung apoy. Tingnan nyo yung apoy guys. Diba? Ayan. So, ayan. Ganyan lang siya. Yan na yung pinakasagad. Ayan o. Ganyan lang yung pinakasagad niya.
wala nang apoy yan. Yan yung tinatawag natin na oven burner. Okay, so patayin na natin, tulak muna, and then hanggang sa tumunog, and then mamatay na. Ganun lang guys ha. So, yun. Ganun lang. Ulitin natin ha. Okay, so yan. Itulak muna natin tong knob na to. Tulak muna natin. Tapos, counterclockwise. Tapos, wait. Kailangan muna natin i-hold yung... Kailangan muna natin i-hold tong ano, itong knob na to for about 10 to 15 seconds. Tapos, ignite natin. Ayan. Hawakan muna natin or i-hold muna, i-long press muna natin for 10 to 15 seconds yung knob para talaga mag-stay yung apoy. So, ito guys, tip lang pala para sa mga beginner nagagamit ng gas range. Pag halimbawa guys, nagbe-bake kayo, kailangan naka-close yung door. Okay, oven door pag nagbe-bake lang kayo. Pero naman, pag nagro-roast or nag-grill or something nagro-rotisserie, kailangan naka-open ng onti. Ayan. Naka-open ng onti guys yung oven door. Okay? Bakit? Assertion na lang kung ano yung reason, pero based dun sa mga nababasa ko, kailangan naka-open ng onti pag nagro-roast or nag-grill or nagro-rotisserie kayo. And then pag nagbe-bake naman, kailangan naka-close. Yung reason, alam niyo na, tanong niyo na lang kay Mr. Google. Okay, so ito guys, kailangan pag halimbawa guys, mag-grill kayo or something, gagamit kayo ng oven, okay? Kailangan pag halimbawa guys, gagamit kayo ng oven, kailangan niyo muna ng tinatawag na preheat for about 10 to 15 minutes. So, halimbawa, i-ignite nyo muna, halimbawa ito, buksan nyo muna yung apoy niya, and then nahayaan nyo muna siya, close nyo muna yung door, ipipreheat nyo muna siya, preheat for about 10 to 15 minutes. Ano yung reason? Para matanggal muna yung mga moisture, or yung mga, yan, moisture, or yung hangin na nasa loob ng oven para totally parang nagpiprito tayo, di ba? Iniinit muna natin yung mantika bago natin ilagay yung isda. So parang ganun yung reason kung bakit natin kailangan i-preheat. Yung reason kasi dito para matanggal yung moisture niya sa loob. Ayan, so yun, mga 10 to 15 minutes, siguro 10 minutes pwede na. 15 minutes sobrang tagal na noon. Baka hindi mo na maipasok yung lulutuin mo. So, ganun lang ah. So, once naggamitin nyo itong oven, i-preheat nyo muna for 10 to 15 minutes. Okay, para matanggal yung moisture sa loob. Kumbaga, suwabe talaga yung pagkakaluto nung kung ano mang lulutuin mo. Diba? So, ganun yung reason. So, preheat for 10 to 15 minutes. Ito naman guys, meron tayong timer dito. So, pwede nating iset dito. About 50 minutes. Ayan. So, within 50 minutes, ayan, diba? Tumutunog na siya automatically. So, isang tunog lang yan. Parang isang beses lang mag-a-alarm. Pag hindi mo narinig, good luck sa mga lulutuin mo sa loob. Good luck sa mga niluluto mo. So, higher yan, guys. Higher yung brand ng, ano natin, ng gas range natin. Diba? Number one. World's number one. World's number one yan, guys. I-search nyo. Pangmasa lang yung presyo niya. So, yun lang yung guys, lahat ng mga alam ko kung paano mag-operate netong oven. Okay, so lahat ng yan, yung rotisserie, yung sa pagbukas ng apoy, tapos yung sa taas, lahat yan ay yun lang lahat yun. Okay, so yung mga tip guys na binigay ko sa inyo, tandaan niyo lahat 'yon para at least para at least maganda yung pagkagamit niyo nung sa gas ratio, especially yung sa oven. So after niyo magluto, syempre may mga mantika 'yan. So hindi naman totally lahat 'yung masasalo kasi pag bumagsak,
medyo may matatapon yun sa labas. So, linisin nyo na lang ng maayos yan. Tanggalin nyo to. Tapos, patayin nyo yung sa kurente, patayin nyo yung sa gas bago nyo totally iangat. So, pagkaangat nyo dyan, linisin nyo na lang yung sa loob para matagal nyo magamit yung gas range nyo. Kasi posible yan, pag hindi nyo na linisan, pwedeng kalawangin lang yung masimulang kalawangin yung gas range nyo. Sayang naman. Ito hindi na siyang kakainin. So, yun lang lahat yung guys. If ever na hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please like and subscribe. Tapos, pag nagustuhan nyo yung video na to or may comment kayo, please comment your, i-comment nyo lang yung mga gusto nyo itanong sa baba. Okay? Subukan natin sagutin yan. Okay, so please like and subscribe to my channel guys, and goodbye. Okay?